Yo mga idol, good news nga po yan sa Lakers. Paano ba yan? Nanalo sila kanina. Pero nandoon pa rin si LeBron James. Para po sa mga nagsasabi, hindi daw mananalo ang Lakers sa pagbabalik ni LeBron dahil ilang laro silang absent, pero panay ang panalo noon ng Lakers. E paano naman kanina? Naglaro siya at nanalo naman ang Lakers. Pero paano nga ba nanalo ang Lakers, mga kaboltok? Ano ang dahilan ng kanilang pagkapanalo? Bakit nanalo ang Lakers kahit nandiyan si LeBron? Iyan nga po ang susubukan nating malaman. Sadyang nga lamang bang mahina ang Spurs kaya nanalo ang Lakers? O may iba pang dahilan? Mga idol, depensa at good ball movement, mga extra pass ang nagpapanalo sa Lakers. At syempre, idagdag na natin mga idol, bunang big three, nagbabalik na si LBJ. Kaya nanalo po ang Lakers. Isa pa, nakuha na nila ang tamang timpla kung paano gagamitin at paikutin ang tao. Kaya mula dito, asa na mananalo pa ng mga laro ang Lakers. Huwag lamang silang may injury. Sa first quarter pa lamang mga idol, kita na ang tinding depensa ng ginawa ng Lakers Spurs. Matindi ang depensa nila. Talagang gusto nilang ipakita na decisive win ito para sa kanila. Kita nga sa kanilang body language na gusto talaga nilang manalo. Ayaw nilang magkamali at baka masungkit pa sa kanila ang panalo. Sa play na ito makikita ang layo ng bola. Tapos pressure defense ang ginawa ng Lakers. Man-to-man defense ito. Ito si LeBron at pinupuwersa na mag-turnover ang Spurs. Kasama niya si Davis, Schroeder at Brown. Dito pa lamang mga idol, kita mo na agresibo talaga sila sa depensa. Kahit first quarter pa lamang, gusto talaga nilang manalo kanina. Good ball movement din ang nangyari para sa Lakers. Bumalik na si Dennis Schroeder para sa kanila. Isang point guard na naman ang nadagdag. Kahit wala sa loob si Westbrook, nariyan naman si Dennis Schroeder. Kaya ang bola ay magandang umiikot. Ang ball movement ay lumitaw at nakita po natin sa Lakers kanina. Mas maganda silang panoorin. Dahil sadyang umiikot ang bola, nagkakaroon sila ng mga extra pass. Nabihira natin nakita noong mga nakaraang laban nila, lalo na noong unang mga laban. Pero kanina, magandang panoorin ang Lakers. Mga kaboltok, isa pa dahil nga sa pagbabalik ni LeBron, hindi na rin gaanong pagod sa opensa si Anthony Davis. Dahil nga kapag nakaupo siya, nariyan naman si LeBron o kaya si Westbrook. Minsan, focus na lamang sa depensa si Davis. Nakakuha siya kanina ng 15 total rebounds at 11 dito ang defensive rebound. Sa play na ito, makikita na kay Davis ang bola. At dahil nasa low post area siya, nakapokus sa kanya ang depensa ng Spurs. Pero isang magandang pasa pala ang gagawin niya para kay LeBron. Dati-rati mga idol, kailangang tapusin ito ni Davis regardless kung mawalan ang tira niya. Pero dahil nga nasa loob kanina si LeBron, nagdadalawang isip tuloy ang Spurs kung si LeBron o si Davis ba talaga ang titira. Samantala, kahit pa 3 points lamang isa sa big 3 na si Westbrook kanina, mayroon naman siyang 7 assists, 2 steal, 1 butata at 4 na rebounds. At ang points na magmumula sana sa kanya ay nasuklian naman ang kakampi niya, gaya ni Lonnie Walker na may 18 points. 4 out of 9 sa 3 points si Lonnie Walker mga idol. Talagang maganda ang ilalaro niya kanina. Dahil parang nasa home court din siya dahil sa Spurs. Sa Spurs po siya galing bago mapunta sa Lakers, kaya walang pressure para sa kanya kanina. Mga kaboltok, ang depensa, hustle play, sense of urgency at good ball movement, mga extra fast ang nagpapanalo sa Lakers kanina. At syempre, idagdag na natin mga idol, bunang big 3, nagbabalik na si LBJ. Kaya po, nanalo ang Lakers. Isang decisive win ito para sa kanila dahil hindi man lamang lumamang ang Spurs kanina. Isa pa, nakuha na nila talaga ang tamang timpla kung paano gagamitin ni Darvin Ham at paiikutin ang kanyang mga player. Kaya mula dito, may magandang senyales na sa LA Lakers.
Lakers. Yo mga idol, nagustuhan mo ba ang video natin for today? Ano ang masasabi mo sa laro ng Lakers na may LeBron James? I-komento mo na kaagad yan sa ibaba. Paki-like ng video para suporta. Mag-subscribe ka na, hit the bell, select all para palagi kang updated. Bisitahin mo din ang ating Facebook page. Once again, ako po si John. Ito po ang Basketball Talk. Salamat po!